ang uri ng gas kung makakatipid ka ba o hindi. Hindi po nakadepende ang gas consumption sa araw. Di ba walang connection? Okay, ngayon sasagot tayo ng mga questions galing sa ating comment section at gusto ko sana na i-check nyo rin to dahil baka ganito rin yung mga tanong nyo na hindi pa nasasagot. Let's go! Susunod na question galing kay Fredicor Barosa. Boss, sa akin 800 plus pa lang ang Odo. Malakas na siya talaga kumain ng gas. Mio ay 125. Ano kaya ang problema? So ang tinanong ko dito is ilang kilometers per liter ba? Hindi ko po kasi talaga malalaman kung malakas ba talaga sa gas yung motor niya or talagang nalalakasan lang siya. No, hindi natin alam. Let's say kapag sporty talagang malakas sa gas 'yan kasi carb, and then ang Mio ay 125 ang average na gas consumption niya. Lalo na kapag bago is 46 to 47 kilometers per liter. Ngayon, baka ganun lang din yung sinasabi niyang malakas, galing siya kunwari sa Honda Click, which is napakatipid, maabot ng 50 plus kilometers per liter, eh malalakasan talaga siya. Kailangan niyo po akong sabihan kung ilang kilometers per liter yung gas consumption niyo. Doon ko malalaman kung malakas ba o hindi sa gas yung motor niyo. So hindi ko po kayang madetermine kung talagang malakas siya kung sasabihin niyo lang na malakas. Kay Jeffrey Catudio. Pops, may tanong lang po ako. Pops, bakit malakas ang gas ang M3 ko? Ang full tank ko is 2 araw lang po. So another one na katulad dun kanina. Hindi ko po malalaman kung malakas yan kahit nagsabi ka ng araw. Kasi malay ko ba kung ilang kilometers yung dinatravel mo sa 2 araw, di ba? Hindi po nakadepende ang gas consumption sa araw. Di ba walang connection? So talagang sa kilometers per liter. So again, kailangan po ng detail. So another question about sa gas. So dumami talaga yung nagtatanong about sa gas nung nag-80 yung gas natin. So marami akong nasagot na ganito. So sabi ni Joey Berami, Boss, anong klaseng gas ang kailangan na nakakatipid sa motor ng Mio Sporty, Boss? Ang lakas kasi kumain ng gas sa akin eh. Unang-una ko pong sasabihin ay hindi po directly related ang uri ng gas kung makakatipid ka ba o hindi. Nasa maintenance pa rin ng motor mo or kung anong klaseng motor ba meron ka, yun ang magdadetermine kung malakas ka ba sa gas o hindi. Tingin ko, kahit mag-premium ka or yung regular o yung pang-racing, kung ano man yung nagiging konsumo mo sa gas, ganun pa rin yan. So again, nasa maintenance po. Limbawa, matagal na yung motor mo tapos hindi mo pa napapalinis yung carb, hindi mo pa napapalinis yung air filter, lalakas talaga yan sa gas. Next question tayo, galing kay King David Custodio. Idol, anong tamang tono sa Beat Carb B1 para tumipid? Beat ko kasi 25 km per liter lang siya. Again, kapag ang motor mo is carb type, medyo malakas talaga siya sa gas. Pero ang ina-expect ko dyan is about 30 km per liter, tingin ko. Pero kung Beat version 1, tingin ko medyo luma ng konti ito. So, itong comment na to ay galing sa video ko about sa flyball. So, flyball combination siguro yung tinatanong nito. So, para tumipid ka sa gas, kailangan katulad ng stock yung ilalagay mo dyan. Di lang ako sure kung anong grams ba nung stock flyball ng Beat Carb. So, i-comment nyo nga sa baba kung ano ba yung stock flyball ng Beat Carb V1 para makatulong din tayo. Sa mga katulad ni Sir King David. So, another suggestion is dapat fully maintained yung inyong mga motor. Okay? So, lagi na change oil, pa-engine refresh na, malinis ang air filter at marami pang iba. Para sa karagdagang kaalaman, click nyo lang yung video sa taas.